paano masabi? Wala pa nga ang sinasabi, magsisimula pa lang tayo, kalbo. Mamaya ka na sumilitan. Hi guys, mamaya huwag po ninyong kalilimutang mag-subscribe at i-oin nyo yung bell ha, para updated po kayo. Ito pong coin ni Samson Lazaro, tinatanong nyo kung ito daw po yung mga bold letters no 2013. Alam mo, ang una ko agad napansin dito, ito pong 2013 mo ay yung reverse 3. Yan o. At bold letters po yan. Makikita nyo naman yan. Para malaman kung bold letters, tignan po ninyo yung Republika ng Pilipinas. Yung lettering po niya, no? Makapapansin nyo po yan. Bold letters po yan. Ayan. At doon sa may S, malalaman nyo yan, no? Ayan. Bangko Sentral ng Pilipinas, bold letters. Reverse 3 po ito. At meron din po tayong isa nito. Alam mo, ito, correctables po itong 2013 mo kasi ito yung mababa ang mintage. Kung hindi mo alam, i-compare mo doon sa mga common 2013 mo, mas malapad ito eh. Mas malaki ang circumference itong 2013 na ito compare doon sa mga common variation. Kasi yung 2013 common, may kaliitan nyo ng konti kung hindi po niyo alam. No? Yan. So, kay Michael Sanz, ito po naghahanap ng 2010 dietary, yung hindi siya cross. Yan, baka meron po kayo nito guys. No? Kaya lang eh, isang piraso lang yung kanyang hinahanap. Yan, pwede ako makabili ng whiskey one piece. PM ako. Thank you. Ayan. So, naghanap siya ng one piece. Sabi ko sa inyo guys, no, meron pong mga naghahanap at meron mga talagang bumibili ng mga coins. Ngayon lang, lagi ko sinasabi, hindi ganun kadalas. Hindi naman kasi palagi-lagi bumibili yung mga collectors ng mga coins. Kasi hanggat maaari, sinisikap na lang nila makakuha ng mga rare variation sa paghahunt, no? Nagsasariling effort sila kaysa bumili. Pero kung talagang hindi sila makakita, yan, napipilitan na po silang bumili. Kaya kayo po, ng mga nagko-collect dyan, collect lang kayo ng collect mga rare variation at hindi maglalaon. May bibili sa inyo. Sunod, itong kay Leo Anibos, kalimi bakit maliit ang mukha ni Rizal dito. Ayan. 5 piso po. No, i-correct ko lang. Hindi po si Rizal ang bayani dito sa 5 piso. Si Emilio Aguinaldo po. Ayan na. Ito yung kanya mga 5 piso, sabi niya, maliit. At napansin nga natin itong 1996 mo. At ngayon lang din ako nakakita nito. Maliit nga yung ulo. Ayan, napansinin ninyo guys. Ayan o. Kahit i-compare nyo yun sa ibang 5 piso eh, kahit picture lang ito, mahalata mo na talagang maliit yung portrait dito ni Emilio Aguinaldo, 1996 with mint mark. Kaya pakitignan nyo ang inyong mga 1996 with mint mark. Sigurado ako, meron pang kasama ito. Kung merong lumabas na ganyan, meron yan. Diba? Ayan, no, tingnan nyo. Payat eh, payat yung portrait dito eh. Pag kinumpir mo yan sa ibang 5 piso, yung portrait ni Emilio Aguinaldo ay bilugan ang ulo. Hindi kagaya nito. So, variation ito malamang. Or, huwag muna natin husgahan. Maaaring error. No? 50-50 muna tayo dito. Maaaring error or variation ito at bagong tuklas ito, panigurado, at mag-a-update ulit tayo. At i-check ko yung aking mga 1996. Ganun din sa ibang mga years. Baka meron nga talaga lumabas na mga 5 piso na maliit or payat. Payat yung ulo dito eh. No? So, update tayo dyan. Next, kay Random Amandi. Idol, pati naman ito kung error siya. Readed, 1 piso 2004. Kaya natin yung readed. No? May sinasabi siyang readed doon sa side yun eh. Makikita. Nahulog, buhay pa yung barya mo. Tingnan natin, gano'ng parang malabo. Ayan, so nag-ano na, no? Autofocus. Oo nga, kita nyo yung readed sa side, hindi po normal eh. Dapat po yung readed ng 1 piso natin, BSP ay fine yung pagkaka-readed niya. Pantay-pantay po siya yung pagitan, yung haba ng readed. Hindi kagaya nito sa 2004 niya, ay parang damage eh. Yan. So error po yan. Sumunod kay Albert Lorena. Good PM sir, share ko lang ito, 1 piso BSP coin ko. Kung normal ba na walang mint mark at plain yung edge niya. Kaya tingnan natin. 1995 ba? Ito mahirap agad husgahan kung ang
pagbabatayan natin, yung Ubers lang, 1995. Sa Rebirth, ganun din eh. Parang na kopi eh, parang pinagilid, tas pinuktok lang ng mga martilyo. Pero malalaman natin yan. Ayan, bago natin husgahan itong piso na ito. Itong isang 1995, may mint mark siya. Ayun o. Kita nyo, 1995. Tapos itong 1995 na damage na ito, wala nga siyang mint mark. Palagi ko na wala ang mint mark ito kasi nga, na-damage na siya, no? Nabura. Pero pagdating dito sa side, ayan na siya. Makapal na siya. Parang alangarin ako eh. Maaaring kapag ano na lang to, man-made ito. Tinagilid tapos pinukpok na siya kaya lumapad yung side niya na ganyan. No? Kaya ang resulta sa obverse niya. So, damage po yan. Ito kay Junjun, mahinay naman. PTPS share po boss, anong tawag sa error na to? Tingnan natin ang iyong 2017 10 piso by Metallic. Parang wala naman ako nakikita, no? Tingnan natin. Ayun, may close up. Ayun, nakita natin yung error niya. Double die siya. Ayun, pansinin nyo guys, dumoble yung sa part ng baba at yung bibig, maaaninag mo na dumoble. Ito ang mga collectibles. So, kahit hindi masyadong klaro yung pagkakadoble, yung double die niya dyan, doubling, no? Ayan, no? Tsaka doon sa bibig ni, ano, Apolinario, no? Yun. Double die error ito. Ayan, no? Pansin nyo, guys. May doble. Itang kita. Kaya dapat kung magkikilatis kayo, meron kayong mga lente para ito kasi mga double die error na to hindi basta-basta makikita. Lalong-lalo na kung isa kasi hindi halata yan eh. Meron pong angulo yung mga double die error na yan para makikita natin. Ito, kagaya nito, no? Yan. Kitang kita yung double die error niya. So, collectibles. At dito sa part na to, sa leeg. Yan. So, po kay Junel Alan, PTPA 1 piso. 1998 ito. Tingnan natin yung 1998 niya. Tapansin ko dun sa may year, yung 1998 niya, malapad po yung mga numbers eh. Yan. Mukhang error yan. Kaya lang, common lang naman yung mga ganyang error na parang lumalapad yung mga numbers. Pero collectibles po yan, lalong-lalo na kung makukuha mo yung mga ganito na maganda pa ang kondisyon. Kaya tapos error nga ito kasi dapat ready, di ba, yung mga 1 piso BSP. Eh, itong kanya, naging smooth edge. Ayan o, kita nyo. Check nyo guys, review nyo yung mga BSP nyo. Ready po yan. So, sa obverse and reverse, wala namang naging problema dito. Wala namang special dito. Dito lumabas sa kanyang edge. So, collectibles po yan. Nga lang, hindi na ganun kaganda ang kondisyon. Ano? Pwede yan, pang sariling collection na lang. No? Itago natin. Sumunod kay Randolph Amandi. Error ba to idol? Yung asa mukha niya parang may ipo-ipo. Yan, salamat pag nasagot. Ayan, sasagutin natin at sinama pa natin sa content. Diba? Para sulit ang iyong pagsishare sa ating page. Sakali may online Facebook page, kaya kayo din kung meron kayo dyan. At tagilid, ano, yung picture niya. Iiwasan po natin yan, ano. At napansin ko, ang tawag po dito sa mga error na to ay mga mint damage. Para nagkaroon siya ng maraming scratches dyan sa kanyang ubers, sa face, di ba, ni Andres Bonifacio. So, collectibles po yan. Ito yung mga ganito, mga ganda, no. Kasi maganda pa yung condition nang nakuha mo at kitang-kita yung ebidensya na ito po ay error coins. Mint damage. Yan, isasama natin yan sa mga mint damage. Itong mga gantong klase yung 5 piso. 2018 pa ito at parang frosted pa siya, no? So, itago mo yan. Magandang i-collect. Alright guys, hanggang mamaya. God bless you all. Out muna tayo.